What's up guys for today's video, for today's vlog. Ngayong araw ay susurprise nga namin ang aming nanay. Happy birthday, Gayam. Nagsama-sama, nagkita-kita ang buong pamilya pasikreto. Pumunta sa sikat na restaurant. Solve na naman ang mga kabuli. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Hello, kumusta mga kabuli? Ngayong araw maaga nga kaming nag-base kasama ang buong pamilya dahil ngayong araw pupunta nga kami sa isang sikat na restaurant dito sa Bulinaw, Pangasinan. Dahil nag-usap-usap nga kaming lahat na magkakapatid na isusurprise nga daw namin itong aming nanay pagsapit ng kanyang kaarawan. Dahil naikikwento nga ng aming nanay na gusto niyang pumunta sa lugar na ito pero hindi pa nga siya nakakapunta. Ang setup namin dito ay pupunta nga lang kami sa palengke para kumain. Yun pala ay pupunta nga kami sa lugar na gusto niyang puntahan. Ang maganda pa nga ay nandun na lahat ang buong pamilya nag-aantay. Por Diyos. Yan, nakabihis na si Butchoy. Mata makuta mo yung nataw sa isimul. Yan, natamoy na. Hindi ka na maglipeste. Dito nga'y nagmandali nang lumabas si Nanay Lucy. Ang sabi ko nga'y huwag na siyang maglapastik dahil mabubura din pag kami ay kumain na. Ito nga ang aming sasakyan papunta. Four wheels, may reserbang isang gulong sa likod. Nandito na nga kami sa paunag ng Sungayan Grill dito sa Balingasay, Bulinaw, Pangasinan. Kapag papunta kayo sa Patar White Sand Beach dito sa Bulinaw, Pangasinan ay madadaanan nga lamang itong Sungayan Grill. Marami na ngang sikat na restaurant dito sa Bulinaw, Pangasinan. Isa na nga rito itong Sungayan Grill. Ang dinudumo nga ng mga tao dito ay itong kanilang floating cottage. Dahil habang kumakain nga kayo ng masarap ng isdang Sungayan ay hinihila nga kayo ng bangka. Nandito na nga kami naglalakad sa mahaba't masilong na kanipaan, napaka-presko. Kapag kayo ay pauwi na, pwede rin kayong bumili dito, meron din silang pampasalubong. Dito nga kami ay dumiretso na, hindi na kami nag-inquire dahil planado na nga ang lahat. Pagkapasok nga namin dito ay hinahanap-hanap na namin yung aming mga kasama kung saan sila nagtatago. Nakita na nga namin sila, nandoon pala sila, agad na nga namin silang linapita. Kahit nga ang iba naming mga kapatid ay sa malayo na ikamang o nakapangasawa ay nandito pa rin nga sila. Para nga magkakasama kami ngayong kaarawan ng aming nanay. Kahit nga ang iba naming mga kapatid ay hindi nakapunta dahil sa kanilang trabaho, nandito naman ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Dito ay nakumpleto na nga kami, hinahintay na lang namin ang staff na sasabihin na sasakay na nga kami sa aming cottage. Binilang ko na nga kung ilan kami lahat dahil may capacity din nga itong kanilang floating cottage. 16 yung mga adult. Yung kids. Basta yung kids. Dito ay pinapila-pila na nga namin itong mga bata dahil malapit na nga mag-boarding, parang sasakay lang nga kami ng eroplano. Por Diyos. Dito nga sinabi na ng staff na okay na ang aming cottage kaya naglakad na kami. Bago ka nga makarating sa kanilang floating cottage ay kailangan munang talaytayin itong kanilang tulay na purong bayo. Habang naglalakad ka nga dito ay makikita mo na itong kanilang naggagandahang floating cottage. Dito nga habang ako ay naglalakad papunta sa aming floating cottage ay nakilala pa tayo ng ating mga solid followers. For Dios! For Dios! Maraming salamat sa inyong mga idol. Sana mag-ingat sila sa inyo sa inyong mga trabaho. For Dios. Dito nga nakasakay na kami sa aming eroplano, ay cottage. Ito na nga malaking floating cottage ang kinuha namin dahil marami kaming kasamang bata. Para nga kahit magtaksing lata sila dito ay hindi kami maipalko. Dito nga nakaabang na itong bangka, parang siwi-siwi na hihila sa aming cottage. Nagdala na rin kami ng cake para sa aming nanay para meron din kaming panghimagas. Dineliver na nga itong aming mga pagkain, napakarami, 2 bundle. Dahil nga sa sagana sa yamang dagat itong aming bayan, ang buli daw ang karamihan sa pagkain nila ay seafood. Number 1 nga dito itong inihaw na isdang Sungayan kaya tinawag nga nila itong Sungayan Grill. Dahil nga may nakita akong inihaw na isda, nagtanong na rin ako kung meron silang inihaw na mulmul takke. Dahil nakaready na nga itong aming mapagkain ay ginuyod na nga itong aming cottage. Dahil medyo malaki nga itong nakuha naming cottage ay kailangang 2 bangka ang maguyod. Kakanta na nga sana kami dito ng happy birthday pero ito nga ang sigaw ng mga bata. Guyod! 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 Happy birthday! Bebe.
Dahil nga kada 10 taon lang kami makakain ng ganitong kasarap ay sinulit na namin, wala nang ginalngal, puro tilmon. Nag-alakal ding na nga ako dito, ginamit ko na yung secret packet sa bunganga. Para naman pagkatapos namin kumain habang kami ay pauwi ay meron pa akong ginangalngal. At bago matapos itong aking munting palabas mga kabuli ay meron lamang akong sasabihing importante at mahalaga. Ito ay para sa atin at para sa ating mga magulang na naghirap at nagtiyaga, kaya nandito tayo. Habang kapiling pa nga natin ang ating mga magulang ay iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Gawin natin ang lahat para mapasaya natin sila, iparamdam natin na nagpapasalamat tayo dahil sila ang ating naging magulang. Dahil hindi nga natin alam kung hanggang kailan natin sila kapiling dito sa mundong ibabaw. Huwag na huwag nating isipin ang pera o ang gastos para lang mapasaya ang ating mga magulang. Ang pera ay nandyan lang yan, ang iba nga ay nakatago pa sa alikansya. At bago matapos itong aming munting pelikula mga kabuli, gusto ko lamang magpasalamat sa inyo dahil pinanood nyo na naman itong aming video hanggang dito sa kasulok-sulukan. At kung nagustuhan nyo itong aking munting pelikula mga kabuli, sana huwag nyo naman kalimutang i-like at i-share itong aming video. Para naman mas marami pa ang makapanood sa aming mga video at marami pa ang susuporta. Itakits na lang ulit tayo sa aming susunod na episode. Maraming salamat po. Ibalot mo yung saray na bate, tasaya!